sa paligid at kung sino ang responsable sa pagpapasabo. May nakita po kasi ako sa parking kanina. Yung tauhan po ni Ma'am Morgana, si Gilbert. Hindi porket nakita ni Annalyn si Gilbert, ay siya na yung nagpasabog. Kung talagang gusto ko kayong pasabugan, edi sana dito na lang sa ospital. Nagunsa ka din rin sa Apex? I'm visiting someone I know. Biktima na nasabugan ng bomba. Nakita namin si Doc RJ. May kasamang babae. At mukhang may something sila. Hi. I'm Doc RJ's legitimate daughter. Si Annalyn yung anak sa labas. Magkapatid, and both are doctors. You must be very proud of your girls, RJ. Sino po ba si Ma'am Claire? She's my ex from Cebu. She was my first girlfriend. I would like to nominate myself as the new CEO of Apex. What? The votes are tied. I'm sorry, I'm late. Did I miss something? Miss Castro, pwede ba namin malaman kung sinong iboboto mo? Doc RJ Tanyag. Magkaibigan kami ng mama mo. But I don't believe in you. The final tally is 5-4 in favor of our new CEO, Doc RJ Tanyag. Can I ask you something personal? Sure. Is your dad dating anybody? I mean, if you really want to know, there's this someone na umaalagid sa kanya. Hindi naman siya maganda, maputi lang siya. She doesn't stand a chance. May mas chance ka pa nga eh. I like you. And I like you too, for my dad. Congratulations, Obeng! I'm so happy you won the CEO position of Apex. Same here, ate. Up to the last minute, inisip ko talaga na si Morgana na ang magiging CEO. Mabuti nilang masama ugali niya, no? Siningil siya kaagad ng karma. Which means our father's legacy is safe for now from Morgana and her minions. Pero alam mo ba kung ano pang mas masaya, Obeng? Ano yan, ate? I'm sure pahiyang-pahiya si Morgana kanina. Sayang hindi ko na-witness. That could have been my cherry on top. Ate. Congratulations ulit, Mr. CEO. Thank you. Buisit talaga yung Miss Castro niyan. Imbis na iboto ko, trinidor pa ako. Eh, ma'am, ano kasi yung pinuputok ng butsi nyo? If for runner-up ka naman, tandaan mo, in the event na hindi ma-fulfill ng winner ang kanyang reign, ikaw talaga ang papalit doon, di ba? Teka, ano ba akala mong butuhan ng CEO? Miss Universe Contest? Alaga. Lynette! Nauuhaw ako pa, di ba? Bilang mo akong tubig. Inuutosan mo ba ako? Oo! Hindi ba obvious? Shareholder ako dito, hindi mo ba ako susundin? Eh, ano naman ngayon kung shareholder ka dito? Alam mo, kung CEO ka pa, baka pwede pa kitang sundin. Eh kaso, natalo ka naman, di ka naman nanalo. Hindi siya natalo, first runner-up siya. Di ba, ma'am? First runner-up ka? Oh, eh, talo pa rin yun. Di pa rin siya CEO. Ngayon, gusto mo ng tubig. Ayun, nakikita mo yun? O dumiretso ka. Kumuha ka ng tubig ngayon kung nauuhaw ka. Huwag mo akong utusan, ha? Bastos ka, ha? Ah! Oh my God! Sorry po. Sorry po talaga. Hindi ko po talaga sinasadya. Sorry po na dumihan ko po sa patos. Oh, my Lynette! Look what you did to that lady's designer shoes. It's so obvious designer shoes yan. Mas mahal pa yan sa buhay mo. Sorry. Hindi ko po talaga sinasadya. Lilinisin ko na lang po yung sapatos ninyo. Ay, nako, Miss, alam nyo, she's a concessioner here at the canteen. Why don't you report her, no? Para magka-sanction siya at mapalayas na yan dito sa ospital na to. Tama. Sorry, hindi ko po talaga sinasadya. Don't worry. There's nothing to worry about this. Hindi kita irereklamo. Salamat. Gusto mo, Miss, lilisin ko na lang po yung sapatos ninyo. Magaling po akong maglinis. Meron po akong tsinela sa loob. Papairam ko na lang po muna yung tsinelas ko, tapos lilinisin ko po yung sapatos nyo. What? You're gonna make her wear tsinelas after coming from her designer shoes? Why? What's wrong with tsinelas?
I like it. It's okay kasi medyo pagod na rin yung paa ko sa heels eh. So, makapagpahinga rin ako. I can't believe I'm seeing this. Tinapunan na nga yung paa mo ng ulam and yet you're being friendly to her? It doesn't hurt to be kind to people. You should try it sometime. And besides, nakita ko naman yung nangyari. May tumulak lang naman sa'yo, kaya alam kong hindi mo yun sinasadya. Sorry po talaga. Ang nanay pong salamat. Ay, pasok po tayo sa loob. Linisin ko muna yung sapato dyan. Alam niyo po, ma'am. Ako na pong bahala dito. Okay. Magaling po akong maglinis. Talaga? Yung chanelas ko po, okay naman po yung komportable po yung sa paa. Ma'am, ang ganda niya. Ang sexy pa. Ano ba pinagsasabi mo dyan? Mahimik ka na nga. Tara na nga. Init ng ulo naman. Ganda. Ma'am, ito na po yung chanelas. Kasha. I like your slippers. Thank you. Ma'am, sige po. Lilinisin ko po muna yung sapatos ninyo. Nako, alam mo. Okay na yan. You can throw it away. Throw? Tatapon? Yeah. No, ma'am, sayang naman o. Naku, ang ganda-ganda nitong sapatos ninyo. Tsaka mukhang mamahaling talaga eh. Naku, ma'am. Lilinisin ko lang to. Magmumukhang bago na kagad to. Hmm? Ikaw ang bahala, pero pwede mo nang itapon yan. And I think I'm comfortable with your chinelas. Ma'am, maiba lang po ako ah. Bakit po kayo nandito sa Apex? Meron po kayong dinadalaw dito? Actually, pasyente din ako. I'm just supposed to visit my driver na aksidente kasi. And then I felt something, so hindi na ako pinaalis ni Dr. Tanyag. Ah, si Doc RJ po yung doktor ninyo? You know him? Ay, naku ma'am. Lahat po ng tao dito sa Apex, kilalang kilala po si Doc RJ. Huwag po kayong mag-alala. Mabait po yun, tsaka magaling na doktor. You're in good hands po. I know. And you know what? Magaan ang loob ko sa'yo. I feel like we're gonna be friends. Ay, naku, ma'am. Ganyan din po yung nararamdaman ko. Feeling ko magiging close tayo. Ay, sige po, ma'am. Lilinisin ko po muna to, ha? Okay, but... Adyan lang kayo. Hindi you can throw them away, ha? It's okay. Hindi lang po. It says here that Claire's a diabetic. Pero controlled naman po tayo kasi nagbi-maintenance po siya. But she's diabetic. Mas mataas yung chance niya na magka-stroke siya. That's why she needs to be operated as soon as possible. Pero Zoe, dahil nga diabetic siya, mas risky na operan siya kaagad. Plus, wala naman siyang unstable neurological symptoms. Through meds and rehab, pwede siyang gumaling. Pwede ma-absorb ng CSF ng brain niya yung bleeding. And pwede siya mag-recover through rehab. At kailangan natin malam kung ano ba yung underlying cause ng bleeding niya bago natin siya operahan. Pero she doesn't have the time. Lalo na pag lumala yung bleeding niya. That's why she needs to be operated as soon as possible. Diba, Dad? Zoe's right. Ha! Huh. Surgery is risky. But we need to take action now to save Claire's life. See, I told you I'm right. Mali ka, Annalyn. Zoe, that's enough. Hindi naman mali yung recommendation ni Annalyn. You both have sound recommendations. But given the situation ng pasyente, yours is the better path to take. See? I'm better. Zoe. Okay ka lang, anak? Opo, tay. Kung ano naman po yung tingin yung mas makakabuti sa pasyente, yung po isusundin natin. Anak, naku, pasensya ka na ngayon ko lang nabasa yung text mo, ha? Nililinis ko kasi itong sapatos, eh. Okay ka lang ba? Oo. Eh, ba't ganyan itsura mo? Masama ba loob mo kasi mas pinaniga ni RJ si Zoe? Ay, hindi po, Nay. Wala lang po sa akin yun na pinanigan po ni Tatay si Zoe. Yung iniisip ko po ngayon, yung case po ni Miss Claire, parang may mali po kasi, parang may hindi nag-a-adopt. Eh, dun po ako nag-aalala.
anak. Magaling ka. Kaya kung ano man yung nakikita mong hindi nagtutugma, sigurado ako makikita at makikita mo yun. Sana nga po, Nay. Eh, bait pa na po ni Miss Claire. Kaya nga po, gusto ko siyang bigyan ng best care dito sa Apex, eh. At alam niyo po ba, ex pala siya ni Tatoy. Ang galing. Talaga? Ex ni RJ yung pasyente niyo ni Zoe? At pasyente din po siya ni Tatay. Ma, may something sila. Mga malisyoso kayo! Ay! May spark! Yes. Nag-uusap sila yung Bisaya, sila lang nagkakaintindihan. Tapos ang dating, parang sila lang yung tao doon. Yes. Intimate-intimate, nagkaress-karess, yes. Gano'n. Yes. Ito po ah, ito po si RJ, ito po yung girl. Gumanya po yung girl. Tapos tubingin si Dok RJ, gano'n! Gumanon, sabi niyo. Ano kayang ginagawa ng ex ni RJ dito sa Apex? Ang dami namang ospital, dito pa talaga siya nagpunta? Pinuntahan niya kaya ang tatay mo dahil gusto talaga niya magpagamot? Oh, hindi ko alam na eh. Baka nagkataon lang. Teka, Nay. Ba't ka po nagtatanong? Ay, wala. Napapaisip lang ako kung bakit siya nagpunta dito. Ay, sige anak, naku, kailangan ko nang umalis kasi yung sapatos, kailangan ko pa ibalik dun sa babaeng natapunan ko ng pagkain. Naku, mabuti na lang talaga anak, hindi siya nagalit sa akin. Napakabait ng babaeng yun. At saka, alam mo ba, pasyente din siya ng tatay mo. Hmm. Sige, babalik ko muna to ha. Sige, diyan ka muna. Claire? Doc RJ. Do you have a minute? Yeah. He's been my driver for 10 years. Parang mas matagal pa nga yun sa naging relasyon natin. I really feel sorry for him. And now, I can't help but feel sorry for myself, too. You know what, RJ? Kanina, I was trying to put up a brave face in front of your children because I don't want them to see me crying. Pero with the kind of news that they just gave me, I can't help but be emotional. RJ, am I going to die? No, Claire. You're not going to die. Mabuti at nagpa-check up ka. Para alam natin kung ano yung problema. Ngayon, solusyonan natin yung problema na yun. So, what's the next step? What's the best course of action here? Kailangan ka namin operahan as soon as possible so that we can stop the bleeding in your brain. Sabihin ba nun, kakalbuhin ako tapos bibiyakin nila yung ulo ko? Claire, you're having an anxiety attack. Mabuti na lang at alam ko pa kung paano kitang pakalmahin. That Robert! Kinakalaban niya talaga ako. Kung meron lang akong pwedeng inumin na gamot para makalimutan kong naging asawa ko yon, ginawa ko na. Wala na talaga akong pakialam sa kanya. Ay, oh! Naku, madam! May hot news from the ER. Kaya lang, tungkol kay Doc RJ, eh di ba wala na nga kayong pakialam? Di ba, li aangkinin ko na lang ito. Teka, anong tungkol kay Doc RJ? Ma'am kasi, ang sabi po, nandito raw po
yung ex-girlfriend ni Doc RJ from Cebu. What? Lynette. Pasensya na. Na-istormo ko yata kayo. Gusto ko lang ibigay yung sapatos ni Ma'am. Lynette? Lynette, the mother of Dr. Santos. Ako nga si Lynette. Ang pasensya na yun, hindi ko nakuha yung pangalan mo. Claire. The ex-girlfriend of RJ. Sinong ex-girlfriend ni RJ na taga Cebu yung sinasabi mo? Yung first girlfriend niya, siya ba? Eh, ma'am, hindi po ako sure. Wala kasi sinasabi dito. Pero kung tama po yung sinasabi niyo at nag-iisa lang ang naging girlfriend ni Doc RJ sa Cebu, eh malamang siya na nga po ito. Anong ginagawa niya dito sa Apex? Ma'am, naka-confined daw. Bakit? Eh, ma'am, hindi po sinabi. Alamin mo! Teka. Si Doc RJ ba tumingin sa kanya? Ay naku, mama, hindi ho ako chismosa at ayaw na ayaw ko sa lahat yung nakikialam sa buhay ng may buhay. At saka, mama, para sa isang taong nagsasabing wala nang pakialam sa ex-husband, kayo po yung napakaraming katanungan. Gusto mong sumunod kay mama? Eh, bakit? Ma'am, gusto ko po sumunod sa ER para malaman ko yung mga tinatanong nyo nga po. Bye, ma'am! Lynette, nagkaroon lang ng anxiety attack si Claire. Pinapakalma ko lang siya. RJ. Oh, wow! Ang linis. Thank you, Lynette. You didn't have to, but tama ka nga. It looks brand new. So, magkakilala kayo? Oh, we had an encounter kanina. Natapunan ko ng ulam yung sapatos niya. Pasensya ka na talaga. Mabuti na lang talagang hindi nagalit si Claire sa akin. Ano ka ba, Lynette? It was an accident, right? Wait lang. So, if you're the mother of Dr. Santos, it means that naging kayo ni RJ, right? Hindi. Oh. Parang may mali talaga sa case si Miss Claire eh. Hypertension is the most common cause for basal ganglia hemorrhage, pero wala naman siyang history ng hypertension. Huh. How about substance abuse or tobacco use? Wala, negative. Any medical condition for her to be taking any blood thinners? Wala din. Eh, hindi naman siya buntis, tsaka wala din naman siyang childbirth-related conditions na pwede mag-cause ng bleeding niya. But still, may bleeding pa rin sa ulo niya. Annalyn, I am not good at puzzles. Pero ikaw, magaling ka. Malalaman mo rin ang sagot sa puzzle na to. Eh, yun na nga, Doc eh. Bukas na nakaschedule yung OR ni Miss Claire. And right now, I don't think na yun yung dapat gawin. Oo, masasolve nun yung hypertensive bleeding niya, pero hindi yung root cause. Gulo, ha? So ano ba talaga? Naging kayo ba o hindi? Hindi. Hindi naging kami ni RJ. Pero nabuntis ka niya? We had a relationship, but hindi lang namin nilagyan ng label. Nakamali kasi ako noon eh. Hindi ko naman alam na may asawa si RJ, si Moira. Oh. So, hindi nga naging kayo, right? But how about now? Moira's gone. May feelings pa rin ba para sa isa't isa?
Doc? Excuse me po, Doc. Kailangan lang po namin pa-confirm po sa inyo. Sige, Nurse Kat. Sige po. Lynette, Claire, excuse me. Thank you again for the shoes. Pasensya na ulit sa sapatos mo, ha? Sige, mauna na ako. Alright, thank you for the shoes again. Sige, salamat. Nice to meet you. Sa lahat naman ng ospital na pwede magpa-check up yung ex ni RJ, bakit dito pa sa Apex? Lynette, bakit ka affected? Ex nga, diba? What is she up to? Ano nga pala pangalan ng babaeng yun? Ex, tapos na. Ex-girlfriend. At saka ano naman ngayon kung ex? Ano ba? Tignan mo nga yung dinadaanan mo! Eh bakit? Ako lang ba? Ikaw nga itong hindi tumitingin eh. And what are you trying to imply? Nakita mo na pala ako, edi sana iniwasan mo na ako, diba? Bakit? Sino ka ba, ha? Sino ka para pagsabihan ako ng ganyan? What's going on here? Inaaway mo na naman ba si Lynette? Ikaw na naman? What is your business here? Sino ka ba, ha? I am Lynette's friend. Friend? Eh, kanina lang kayo nagkakilala. Friend na agad? Talaga? Morgana, pwede ba? Huwag mo ang inaaway si Claire. Hindi mo pa kilala kung sino siya? Hindi. Sino ba siya? Siya ang ex ni RJ. Claire! Yung ex ni RJ from Cebu. Yes, that's me. Do you have a problem with that? Ang tapa mong pumunta rito, ha? Alam mo, kung buhay pa yung asawa ni RJ, I'm sure pinagtatampal na niya yung pagmumukha mo. Yun eh kung buhay pa siya. But she's dead now. And from what I heard, she was a wanted criminal when she died. Bawiin mo yung sinabi mo!